Si Congressman Arnie Tebes ay sinabi ni Mayor Janice De Gamo ay kabilang daw po sa narco list noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang hindi po mapakiwari nitong si Mayor Janice De Gamo ay mistulang naglaho po ang pangalan nitong si Congressman Arnie Tebes doon po sa listahan ng mga di umano involved sa illegal na droga noong mga panahong iyon. Dito po sa ating re-reaction ng video, ito po ay interview ni Ms. Mangahas kay Mayor Janice De Gamo na recently uploaded lamang po sa GMA News YouTube channel. Ano? Kaya panoorin po natin ang interview na ito at dahan-dahanan po nating reaksyonan ang mga sinambit dito ni Mayor Janice De Gamo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mangahas Interviews. Mapalad po tayo ngayon na mapagbigyan ng panayam ni Mayor Janice De Gamo ng Negros Oriental Province. Ang byuda po ng napatay na governor na si Roel De Gamo. Magandang araw, Mayor. Yes, good afternoon po at good afternoon sa lahat ng nanonood po sa inyo. Okay. Hindi nyo na ho na itatanong yung dating guro si Mayor. At maganda din po yung background ng pamilya dahil si governor naman ay dating mechanical engineer po. O yun ha, idagdag natin ano, kwentuhan tayo ng kaunti sa background ng mag-asawang De Gamo. Si Governor Roel De Gamo ay mula po sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mangingisda. Sa kanyang murang edad siya po ay marunong ng mangisda at tumulong sa kanyang mga magulang. Pero ito rin po yung naging kadahilanan para po siya makapag-aral ng mechanical engineering hanggang siya ay maging lisensyado at makapasok po sa gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali, 90s na isipan pong tumakbo sa pagka municipal councilor nitong si Governor De Gamo at doon po siya ay nagwagi. Nakatatlong termino po siya doon hanggang sa maging provincial board member po siya. At kinalaunan sa napakaswerteng pagkakataon, o I should say, maybe destiny, ano, kasi may pumanaw na dalawang gobernador, hindi dapat maging swerte yon. Destiny na lamang itong si Governor Roel De Gamo, na sa pagpanaw po ng dalawang gobernador noong 2011 in just a span of 6 months, mula po sa pagiging numero unong provincial board member, siya po ay naging gobernador. And hanggang sa kasalukuyan, nung siya po ay namatay, siya po ang nanatiling gobernador dyan. Naputo lamang ilang pong mga termino niya sa kadahilanan na hindi niya po ninanais sapagkat siya po ay sinampahan ng kaso at ito naman ay kanyang napagwagian. Noong 2022, May 9, natalo po siya kay dating Gobernador Pride Henry Tebes pero binaligtad po ng COMELEC ang kanilang desisyon noong Oktubre sapagkat yung isa pong kumandidato sa pangalang Roel De Gamo ay dineklara po ng COMELEC na nuisance candidate kaya lahat po ng boto po nito ay napunta kay Governor Roel De Gamo. Dito naman sa parte nitong si Mayor Janice De Gamo, siya rin po ay hindi nabibilang sa isang political clan at napangasawa niya nga itong si Governor De Gamo hanggang sa makumbinsi na rin ng kanyang asawa na maglingkod sa bayan at naging mayor na nga at kasalukuyang mayor po dyan sa Pamplona City. Dati po itong guro at mahusay na magturo. Sabi niya nga sa isang interview na kanyang nabanggit na kaya niyang magturo sa loob ng isang araw nang hindi po tumitingin sa libro. Ganoon po siya kakomportable sa kanyang profesyon bago po siya pumasok sa larangan po ng politika. Mayor, 25 days after the incident, kumusta na po? Sa gitna ng pagluluksa, we have to also do our part to achieve justice for Roel. Kaya instead na mag-iyak sa bahay at ubusin yung oras sa mga what ifs and what could have beens, ginawa ko yung share ko bilang kapamilya ni Roel na gawin ang lahat ng hakbang na alam ko kung papaano para sa tingin ko makuha talaga namin yung justice. In spite of our situation, yung pamilya, nababahala sa mga threat sa buhay namin, but sabi ko, kung mag-stop tayo sa ating quest for justice, we might not be able to see justice on earth na mangyari kay Roel. Kaya after na ilibing si Roel ng Thursday,
I stayed in Bunawon for the last 3 days. And then Monday, I report back to work to finish yung mga kailangan tapusin na naiwan kong bigla. Na yung Bunawon po, yun po yung municipality kung saan po ipinanganak at lumaki ito pong si Governor Ruel De Camo. At yun din po yung kanyang naging huling hantungan katabi po ng kanyang magulang. Ano? Baho, and then fly to Manila Tuesday night so that I can visit different offices that is in charge of the investigation. Finalow up, nakikipag-usap kami, tinatanong namin kung sa anong paraan din kami pwedeng makashare ng trabaho para mas mapabilis po yung pagresolba o pag-file ng cases doon sa mga kumaslang kay Ruel at syempre sa pag-determine lalo na ng mastermind. So, nagpunta kami sa DOJ. So far, ang hindi pa officially pinapangalan ng mastermind, bagamat itinuturo na po ng mga nasa kustodiya po ng ating otoridad, walang iba kung hindi itong si suspendidong Congressman Arnie Tebes. Nadadamay na din po ang kanyang kapatid na si dating Gobernador Pride Henry Tebes, pero sa parte naman ni Pride Henry Tebes, siya po ay nakikipagtulungan sa ating mga otoridad. In fact, siya po ay nagsumite na ng kanyang waiver sa lahat ng kanyang communications at mga bank statements at iba pang mga dapat na saliksikin sa kanya ng ating kapulisan. Fully cooperational po itong si Pride Henry Tebes, unlike dito kay Congressman Arnie Tebes, na talagang ini-evade niya po ang sistema. Pero syempre, hindi naman totally dahil nga po yung kanyang mga abogado humaharap po sa harapan po ng publiko sa pangunguna po nitong si Attorney Ferdinand Topacio. At ayon po sa kanila, lahat daw po ng mga ginagawa laban sa pamilya Tebes ay panggigipit lamang ng ating kapulisan sa kautusan daw po ng isang malaking tao na hindi po nila pinapangalanan. Jay, we managed to speak with the ILG Secretary as well, visited DND Secretary Galvez, and in fact, there was one time na nakasali kami dun sa kanilang press con in Manila. Yon. Yung press con na yon, yun po yung kung maaalala po ninyo ang Task Force De Camo. Ang Task Force De Camo, binuo po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para tutukan at resolbahin ang problema dyan po sa Pamplona, Negros Oriental, kung saan 8 or 9 na katao po ang napatay at 17 ang nasugatan. Binubuo po itong Task Force De Camo ng mga sumusunod. Ang NICA Director sa katauhan po ni Retired General De Leon, ang Undersecretary, Senior Undersecretary, Officer in Charge na si Carlito Galvez bilang co-chairperson ng Task Force De Camo. Kasama niya po bilang co-chairperson, ito pong si Secretary Boyeng Remulla ng Department of Justice at ang chairperson ng nabanggit na task force ay si Secretary Benhur Abalos ng Department of Interior and Local Government. Kasama din po doon po sa press conference na yan ang Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines na si General Andres Centino at ang Chief Philippine National Police na si Police General Rodolfo Azurin Jr. And I am glad I went there kasi nakita namin yung possibility talaga, the ray of hope na pwede talagang mabigyan ng justice yung aking asawa. You know, after those days, the parang halos every day, pumupunta kami sa different offices to make a follow-up, to appeal to our national government agencies, sa NBI, na talagang tulungan kami and to take us seriously. Ngayon, maaaring nagtataka kayo o nagtatanong, bakit initially ang may hawak po dito sa kaso na ito ay ang Philippine National Police, particular ang Pamplona Municipal Police Station? Kasi doon po nangyari ang krimen. Ganito po kasi ang sistema sa ating ginagawang investigasyon o sa kanilang ginagawang investigasyon diyan po sa nangyaring Pamplona Massacre. Initially, ang meron jurisdiction po diyan ay ang police stations na sakop yung lugar kung saan nangyari ang krimen. And that is Pamplona Police Stations, ano? And it appears na yung naging mga biktima ay talagang mga kilalang tao sa pangunguna nga po ni Governor Ruel De Camo. Meron pang kapitan, meron pang mga sundalo, may mga doktor at iba pa. Kaya talagang naging sensational ang kaso po na ito. Kaya antemano, binuo kagad ng Regional Police Office 7 ang Special Investigation Task Group kung saan
Ito ay binubuo ng mga magagaling na investigador at doon po sila nagsimulang mag-imbestiga. And in the process, syempre, hindi naman natin mapipigilan ang mga biktima na humingi ng tulong sa national government at ang kautusan nga po ng ating Pangulo, resolbahin yan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng resources ng ating gobyerno. At kahilingan na rin po ng pamilya De Gamo na hawakan po ito ng National Bureau of Investigations. In that regard, syempre, hiniling ng pamilya, kaya tinransfer po ng ating kapulisan ang lahat ng records sa ni NBI at sila na po yung nagpatuloy sa ginawang investigasyon diyan po sa Pamplona Massacre. Doon naman po sa mga pagsalakay na isinagawa sa property ni Congressman Tebes at ni dating Gobernador Henry Tebes, yun po ay kilos at operations ng CIDG. Iba po ang CIDG sa Police Regional Office 7. Ang CIDG po ay Operational Support Unit ng ating kapulisan. Sila po ay may expertise sa larangan po ng investigasyon. Ngunit inuulit ko, ang may hawak na po sa kasalukuyan ng ating sinusubaybayang kaso diyan po sa Pamplona Massacre ay ang National Bureau of Investigations. Tuloy po natin ang binabanggit po dito o ang sinasabi po dito nitong si Mayor Janice De Gamo. I also made a report to my husband. Sinasabi ko sa kanya na, Ruel, this is how far I have gone sa paghanap ng justice mo. At huwag ka nang masad kasi sa tingin ko naman talaga, hindi ako nag-iisa sa fight na ito. The national government, most especially our beloved President Bongo Marcos, is really doing his best, no? Na talagang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Governor Ruel kasama ng walong iba pa na napas lang sa massacre. So right. Hopefully kami hopeful because of that time that we get to visit and speak with people from the different departments. Mayor, alam nyo mga tol, nakakatuwa no, na sa kabila nung itong malungkot na pangyayari, ang mga krimen na nangyayari sa lipunan natin ngayon, madaling nariresolba po ng ating mga awtoridad. Unlike sa mga nakalipas na panahon na talagang parang natulog lang ang mga kaso ng mga kilalang tao na pinatay pero wala pong nangyaring resolusyon doon po sa mga pagpatay na yon. Pero sa panahon po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, talagang umiira lang rule of law. In addition to that, meron pala akong gustong banggitin na balita. Ang Regional Director po ng BARMM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung pinakamataas na pulis po doon, Regional Director, pinuno po nila, inaresto po ng CIDG. Ito po ay sa kadahilanan sa akusasyon na syndicated estapa. At mapayapa naman pong sumama ang nabanggit na general sa mga arresting officer mula po sa CIDG. At kaugnay po niyan, siya po ay tinanggal na din sa pwesto ng ating Chief PNP na si General Azurin. Himayin lang po natin, Mayor, ano, yung mga pangyayari. March 4, naganap yung insidente. 8 ang napatay, 12 ang sugatan. Pero siyam po ang napatay, ano, kasama po si Governor Ruel De Gamo. Pero biglang nakapasok yung grupo ng mga mga namaril, ano po. Meron po kayong kwento na bago yung insidente, meron kayong pakiwari o meron kayong parang advisory na natatanggap na baka may banta sa buhay ni Governor. Ikwento nyo nga po yun, yung nakita ninyong mga baril doon sa X-Trail at saka kung ano pa yung mga nadinig. Yes. Kwento nyo nga po, yung banta bago yung insidente. Ganito na lang po. It started really when the governor became governor. Correct. No? Yung the start of his career. Kung makikita niyo dyan, there was a time na may nahuli talaga doon sa aming compound sa Shaton, sa kung saan really being si governor, na these people were put to jail and were even made kung hindi ako nagkakamali, nag-declare sila kung sino ang nag-utos sa kanila. So long before this incident, from way back in 2012 or 2013, if my memory serves me right sa mga dates, nandun na talaga yung intention nila to eliminate the governor. Kasi mm-hmm. kung titignan mo yung history, Ruel became governor via succession. He was number one board member, no plans of becoming governor, two governors died ng sakit at ng old age, and he was able to take the chance to become governor. And the rest is history. Until his 12th year, governor po siya ng probinsya. Kaya yung pag-eliminate... Lupit, ano?
Kasi usually, mga tol, 9 years ka lamang, parang si PBBM, 9 years as governor, tapos House of Representative, naging congressman, tapos bago nag-senador. Pero itong si Governor Ruel de Gamo, 12 years in position as governor. Magtataka kayo, bakit inabot siya ng 12 years? Samantalang 3-termer lamang dapat ang governor. Ganito po kasi ang paliwanag nila. Ang 3-term daw dapat ng governor ay hindi napuputol. E considering na si Governor de Gamo daw po ay nasuspinde para sa isang kaso na gawa-gawa lamang ng mga kalaban niya sa politika, naputol daw po yung 9 years na yon. Yung pagkakasuspindi niya ng ilang buwan sa kanyang posisyon ay pumutol doon po sa termino. Pero kinalaunan, siya po ay napawalang sala, kaya parang na-restore muli sa back. Kumbaga, nag-back to zero yung pagbibilang po ng kanyang termino. Kaya hanggang sa 2022, ay kwalipikado pa rin po siyang tumakbo sa pagka-governor. Sabi nga nitong si Mayor Janice de Gamo, kung hindi lang po pumanaw itong si Governor Ruel de Gamo, hanggang 2034 ang qualifications niya bilang gobernador sa Negros Oriental. Mama Dugo, mainay. They do not want the governor to be the governor. So after that, lumala lang po yan matapos yung they became in power, si Arnie naging board member, naging congressman, and umaman ng umaman because of the illegal gambling. And when he thought siguro na in spite of the cases being filed against the governor, ang dami po dinaanan ng asawa ko, ombudsman cases, natanggal siya, binalik siya ng Court of Appeals, tanggal ulit, balik ulit. And only to find out that all those na pagtanggal nila work on the governor's favor, pumahaba yung term ng governor dahil hindi siya nakakapag-serve ng full term, each term. Okay, suspended kasi siya. Siya, dismissed po talaga at nababalik ng Court of Appeals. And dismiss pala, no? Pero binabalik. Oh. Kaya talagang destiny nitong si Governor Ruel de Gamo na maging gobernador for so long. Kaso lang, ganun talaga ang buhay. Kumbaga, nangyayari talaga yung mga ganitong pagkakataon para lamang mailadlad sa publiko ang kasamaan ng ilang tao. Yung pangyayari sa Bilibid, sa Bureau of Corrections, pinatay si Percy Lapid, kaya po natin nalaman na merong napakaraming katiwalian diyan po sa Bureau of Corrections. Dito naman sa Negros Oriental, bagamat alam ng mga taga-Negros ang sistema, hindi po alam ng publiko o ng bansa. Pero dahil po napatay si Governor de Gamo, sumambulat po sa buong mundo ang mga maling sistema diyan po sa Negros Oriental. Yung ma'am won all the cases filed against him hanggang Supreme Court and Sandigang Bayan. So sabi ko, the governor is really destined to be governor. Okay. So, ngayon yung probinsya ninyo, talaga namang medyo hitik, ano po, sa mga angkan. At sabi nyo nga, parang tipong siguro by destiny, naging governor si Governor Ruel, at nagkaroon ng parang tipong pagsasalin ng poder mula dun sa mga lumang angkan, ano po, Perdices, Macias, Teves. Ano ba yung kasaysayan ng Negros Oriental bago ito? Talaga ba hong marami yung mga illegal guns na naglipa na? Marami ba yung patayan? May binanggit kayo ng mga 30, sabi ng ibang account, mga lipo. Ang serye, hindi na napatay. Or maybe we can get more than that. No? Okay. If people really come out in the open and tell us and tell the world what happened to them. Nagsimula talaga yung massive na patayan. Yun talagang nasa kasagsagan na sila ng kanilang wealth. Yung desire siguro nila to, yung parang wala nang untouchable na kami sa Negros Oriental. It was then that yung babakura na lang yung lupa mo, they can do that. And the police will just, you know, close their eyes. At patuloy nilang nagagawa yun. Grabe, no? Hanggang sa mapatay si Governor de Gamo, ganun pala ang sistema dyan sa Negros Oriental. Anong nangyari sa mga nakalipas na panahon? Bakit ito napabayaan ng ating mga kapulisan? Kaya ngayon, hinihiling nitong si Mayor Janice de Gamo na magkaroon po ng Senate inquiry. Kasi ayon po sa kanya, mga tol, kapag ka nagkaroon ng Senate inquiry,
mapipilitang dumalo ang mga tao na may kinalaman dito po sa mga katiwalian dyan sa Negros Oriental. At sila po ay mapipilitang magsalita. Kaya subukan natin na isang-ayunan, ano? Ang panawagan nito pong si Governor ni Mayor De Gamo, baka magiging gobernador si Mayor De Gamo kinalauna na, nababanggit natin na gobernador eh, na ma-imbestigahan nga po ng Senado. Ako ay agree sa panawagan na yan ni Governor ni Mayor De Gamo na magsagawa ng investigasyon, pero sana walang grandstanding ano sa Senado. Dapat in aid of legislations talaga at saka fact-finding talaga ang mangyari na kung ano yung nangyari diyan sa Negros Oriental ay malaman po ng publiko sa pamamagitan po ng kanilang gagawing investigasyon, hindi po para magpabida ang ilang mga senador sa Kongreso kapag sila po ay nagpatawag ng hearing na ito na hinihiling ni Mayor De Gamo. Namamatay dahil sa land dispute, dahil sa ganun po, and even offices of the government, hindi ko lang alam kung nasuhulan o nabayaran. Kasi sasabihin lang nila, gusto niyo ba ipapatay kami kay Arnie? Ganun office yung sagot. Ang lupet, ano? Eh, sabi naman itong si Mayor Janice De Gamo, kaya niya namang patunayan lahat ng kanyang mga sinasabi. Kasi pinapaalalahanan siya ng ilan na baka daw ma-cyber libel siya dahil yung kanyang mga binabanggit ay talagang nakakasira na sa reputasyon nitong si Arnie Tebes. Meron pa ba? Pero yun po ang sinasabi nila. Libelous na daw po ang mga tinuturan ni Mayor De Gamo. Pero sabi niya nga, willing siyang makipaglaban dahil ang pagsasabi daw ng katotohanan ang magse-set free hindi lang sa kanya kung hindi sa lahat po ng mga mamamayan diyan po sa Negros Oriental. At alamin natin sa mga susunod na pagkakataon kung magka-counter charge ng libel itong si Arnie Tebes sa mga sinambit po ni Mayor Janice De Gamo. Noon pong panahon na yon, governor na rin si Governor Rowell, ano po, at mayroong parang sabi-sabi na mukhang yung Philippine National Police look the other way o hindi po yata talaga inaksyonan yung mga kaso. Ano po yung sitwasyon noon? Hindi ho ba na sa poder si Governor Rowell at pinanapigil lang? Ilang beses si Governor Rowell nagpalit ng PD. Oh. Lahat ng PD na ipasok niya, biglang will go against him. Okay. Lahat po halos. Mm-hmm. And there was even one time, nagkausap kami ni Rowell about that. Sinasabi niya, eh magkano lang ba yung intelligence fund ng government? Mm-hmm. Mm-hmm. I only give this much for the support dun sa mga opisinang yun. Eh how much ba can the illegal gambling operators give? They okay. can give more than I can. Alright. Oo. So, mm-hmm. considering kung ano yung mga business nila na kung aaralin nyo rin talaga. Si Arnie, may record din yan sa drugs eh, way back in 2016. Eh. Hindi nila nasagot ako nang itanong ko yan doon sa Regional Development Appeals and Order Council meeting. I told them, his name was on the narco list in 2016. Okay. What was the manner of erasing their name? We would like to know. Okay. Kasi para talagang pinipikit lang yung mata eh. Mm-hmm. So, yung ganyan po, lahat po, there was even a time na yung husband ko tinanggalan ng, kaming dalawa, tinanggalan kami ng gwardiya. At muntik na talaga kami nun. Yung time ng si Chief PNP Sinas ang ano, bago pala pumalit si Sinas. Grabe, no? Biruin mo, gobernador ka pero wala kang magawa doon po sa mga natatalagang pulis na ikaw mismo ang pumili. Kasi ganito po yan mga tol. Sa Republic Act 6975, nakalagay po doon ang kapangyarihan ng local government units to choose his provincial director kung siya ay provincial governor. Halimbawa, ako ay gobernador. Bibigyan po ako ng listahan, recommendations po iyan ng regional director ng tatlong qualified as provincial director. Pipili po ako doon. Ibig sabihin, magpapalakasan yun sa akin kasi ako gobernador eh. Pag pinili ko yun, dapat ang loyalty niya sa Constitution at saka sa LGU. Pero it appears now sa sinasabi nitong si Mayor De Gamo na pagka naupo na yung provincial director, nababaliktad ang situations. Nagiging kalaban ngayon ni Governor De Gamo. At ang sinasabi niya, hindi daw kayang tumbasa ni Governor De Gamo yung mga binibigay ng mga illegalista dyan po sa Negros Oriental. Sa mga municipal police stations naman at city police stations,
ang recommendations naman ay manggagaling sa provincial director. 5 katao naman ang pagpipilian ng mayor para maging chief of police po nila. Pero going back dito sa Negros Oriental, ganun pala ang naging sistema. Ano? Tapos sinabi pa nitong si Mayor De Gamo, nasa listahan ng narco itong si Congressman Arnie Tebes, pero bigla na lamang daw pong naglaho. Bigla na lang nawala sa listahan. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa ng intelligence ng ating PNP, ng ating AFP? Bakit ganon ang nangyari? At sinasabi niya, wala daw pong maipaliwanag na maayos, maibigay na paliwanag na maayos ang mga kinauukulan ng mga panahong iyon. We will just wonder na lamang ngayon kung bakit nagkaganon. Ang mahalaga, sana ito pong pangyayari dyan po sa Negros Oriental kung saan pumanaw ang 9 na katao at nasugatan ang 17 individual, mabigyan po sila ng hustisya. Meron pong paglalahad ang isang doktor na kasama po ni Governor De Gamo nung panahon na siya po ay napaslang. Kaso lang, hindi ko po maintindihan ang kanyang mga pahayag . Pero nakashare po ito sa ating Facebook. Yung si Dr. Leland Estacion, siya po ang kasama ni Governor De Gamo nung pinatay po ito noong umaga ng March 4, 2023 at iba pang mga opisyales ng local government ng Provincial of Negros Oriental. Nakaka-touch ang kanyang kwento dito bagamat hindi ko masyadong maunawaan ang mga sinambit niya, pero pinapakita niya rito na talagang katulad ng sinabi ni Mayor Janis De Gamo na si Governor De Gamo ay naglalaan po linggo-linggo every weekend ng kanyang public offerings, ika nga, na lahat ng kanyang mga constituents sa lalawigan po ng Negros Oriental ay malaya pong nakakapagtanong sa kanya at malaya pong humingi ng tulong, at kung kaya namang tulungan ng LGU ay pinagkakalooban po ng tulong nitong si Governor De Gamo. Panoorin niyo po sana ang video na ito nitong si Dr. Leland Estacion. Nakashare po ito sa ating timeline ng Top 1 R Cream. Hindi ko na po ipe-play kasi Bisaya po ang salita dito at hindi ko rin naman po maunawaan ang lahat. O hanggang dito muna lamang ang ating live streaming. At kung meron po kayong reaksyon, suggestion, rekomendasyon, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ating video. At nagbabasa po ako from time to time ng mga yan. At sana patuloy po nating suportahan ang gobyernong ito, lalong-lalo na sa pakikipaglaban po nito sa mga krimen, partikular sa mga patayan sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At saka yung talagang nakalulungkot na hanggang sa ngayon, hirap na hirap ang ating gobyerno ang paglaban po natin sa illegal na droga. Tulungan po natin ang gobyerno sa pamamagitan po ng maging mata at tainga ng gobyerno kapag ka meron po kayong alam na mga illegal, kung hindi po ito maglalagay sa alanganin ng inyong buhay, tumulong po tayo sa ating gobyerno, magbigay po tayo ng impormasyon. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga manonood. Bago po tayo magtapos, pansamantala muna ako ang babalik sa inyong mga komento. Shoutout muna sa lahat po.